Meron ba kayong dual flush toilet kagaya nito na pwedeng half flush or full flush? Tapos hindi napupuno ng tubig itong tangke? Sige, troubleshoot natin. Una, tanggalin muna natin ang lid para ma-check natin yung looban. So, ito na siya. Ito dapat ang itsura ng inyong toilet bowl tank, no? Dual flush. Ibig sabihin, dual plunger siya. Kaya niya mag-flush ng para sa kung na, half flush or full flush. Merong tubig na pumapasok. May ewan kung maririnig ninyo. Itong bulb niya naka-open. Ibig sabihin may water supply. Pero itong tangke hindi napupuno. So ibig sabihin kumakain siya o kumukonsumo siya ng tubig, no? Mas malaki ngayon ang iyong babayaran kasi nagli-leak. Tapos 24 hours pa yan. Kaya imagine mo lang ang gagastusin mo. Kaya in this case, mas malaki ang posibilidad na gasket ang problema dito, ditong plunger na to. Bago natin galawin yan, sarado muna natin itong valve na susupply ng tubig para hindi masayang tubig, no? Gawin natin is hawakan mo lang ng kahit isang kamay lang itong plunger, tapos iikot mo lang counterclockwise and sabayan mo ng konting hila hanggang kumalas itong plunger. Ayan, yan yung plunger natin. Makikita natin dito na medyo nagkalumaan na rin kasi dito sa pinakababa nandito yung ating gasket. Itong gasket kasi po pwedeng mag-shrink ito over time or magiging medyo hindi na nag-hold ng water, so magli-leak na. Yan yung ating check. Tanggalin mo lang yan, tapos papalitan natin ngayon ng gasket. Nabili ko itong washer Nissan NSS100 sa True Value. So yours may be different, pero kung pare-pareho lang, ito na diretso yung bibili nyo. Ito kasi nag-shrink, yung sa iba minsan na pupunit or nagbibrito siya, so hindi na siya nag-hold ng water. So, ito yung bagong washer Nissan, makikita nyo meron nakaangat na goma rin dito sa malapit sa kanyang butas. Mas dadagdag yan ng kanyang selyo para hindi maglink ng water. Para ikabit dito, dapat nakaharap sa'yo ang gasket, hindi nakatalikod. Dapat ganito para hindi mag-leak yung tubig, dapat tama yung pan. Nagayon mo, slide mo lang yan sa loob, tapos i-fit mo lang yung kanyang gasket. According dito sa edges, no, ipasok mo siya sa edges, yan. Dapat walang nakaangat. Properly, check mo siya. And then, ibalik na natin. Paglagay naman ito, is clockwise naman. Opposite mong kanina, pagtanggal, no. Hanapin mo lang yung kanyang may gintang dyan. So, pag pumasok na, twist mo lang siya clockwise. Yan lang yan. Then, open natin ang valve para pumasok ang tubig. Okay, so, obserbahan lang natin yung pagtaas ng tubig. Kung tataas yan, ibig sabihin na wala nang leak yan. Pero, check pa rin natin hanggang makaabot siya sa ating water level limit. Pwede din kasi na umabot na siya sa water level limit, pero maririnig mo na meron pa rin tubig na nagsusupply or nag-flow. By the way, nakikita niyo itong parang star screw na hole dito. Gamitan mo lang ng Phillips screwdriver kung counterclockwise, pababaan mo ng level yung tubig. Kung counterclockwise naman, papatasin mo yung level ng tubig. So ibig sabihin kung nagpa-flush ka tapos medyo may natitira pa, taasan mo yung tubig. Yung volume ng tubig importante kasi. Yan, unti-unti nang umapaw yung tubig, malapit na siya dito sa float. Yan yung float. Pag umapaw yan, iaangat niya ngayon yan yung float, tapos i-stop niya ang pag-flow ng water. Kasi inabot na niya ang water level na sinet mo kanina. Yan, tingnan natin kung paano siya aangat. Malapit na. Yan. Pansinin niyo yung float. Inangat niya. So, puputulin niya ang water supply dito sa loob.
Ngayon, i-test muna natin. Balik lang natin ang lid. Careful guys ha, kapag mahulog o mabasag, mabigat to. Ito, dito na tayo sa high flush. So, okay naman siya. And makikita nyo naman na nag-flush na siya. Ibig sabihin, may tubig na sa loob. Hindi na nag-leak. Kesa nung dati na hindi nakikilap.